Welcome back mga kasuplad dito. Welcome back dito sa ating channel. Please do like, share, and subscribe. Ngayong araw, pabalik na kami ng Manila. So, ngayon, from Pangasinan to Tarlac. So, food trip tayo sa Tarlac. Meron kasi akong isang lugar sa Tarlac na paborito kong puntahan, kainan. So, alam niyo naman yung kasama ko, si Mac. At ang bisyo namin ay kumain. So, eto, babiyahe na kami, pabalik ng Manila. So, syempre, hindi ko pa lalampasin yung pagkakataon na makakain uli dun sa paborito kong kainan sa Tarlac. At saka, try na rin natin yung ibang pagkain na madadaanan natin dito sa Tarlac. Isa nga yung tupig. So, first stop natin is yung pagbili ng tupig. Gas up, Petron, Agoncillo. Agoncillo, Pangasinan. Full tank. Ay, kanil. Tubig, gusto naman, bibili akong tubig. Gusto mong tubig? Bibili akong tubig. Bago nga pala kami makapunta ng Pangasinan, Bulinaw, Pangasinan, nagkasikaso kami ng mga dokumento, nagkasikaso kami ng travel pass. So, para makakuha ka ng travel pass, kailangan mo magpa-medical sa barangay na nakakasakop sa iyo. Katunayan na COVID-free ka. Then, papa-check up. Then, after nun, pupunta ka sa... kukunta ka sa barangay na pupuntahan mo at humingi ka ng acceptance letter from the barangay na tinatanggap kayo. Then, after nun, pupunta kayo sa pinakamalapit na police station na nakakasakop sa inyong lugar. Then, dun kayo papagawa ng travel pass. So, yung pag-aasikaso namin ng mga documents na yon para maging smooth yung biyahe namin papuntang Bulinaw, Pangasinan, inabot kami ng 1 week sa pag-aasikaso. Depende sa availability ng mga pipirma o gagawa ng documents. Lahat naman yon ay walang bayad, free of charge yung paggawa ng mga documents na yun, pagkuha ng mga documents na yun. So, yun nga lang, medyo... time consuming lang siya, pero so since talagang nasa pandemic tayo, so kailangan natin sumunod sa mga health protocol and procedure na kailangan, lalo na kung kailangan natin pumunta sa ibang lugar. So for safety na din natin at safety ng mga pupuntahan natin. So yun. Over muna kami dito, bibili kami ng tubig. Actually, nakakain ako na isa. Natikma mo ba? Hindi ako makain ito. Walang hiya ka, bumili ka, hindi ka naman pala kumakain. Tinatasan mo po. Ang dilim, hindi ko makita. Madilim ka naman ba? Actually, masarap siya. Sarap na yung tubig eh. Kasi dati, may binibili kami sa may ano, ang nipis ng tubig nila. Ito, makapal. Sarap. Thank you, ganyan ito ang tubig. Oo. Ayan yung luto mga. Ano lang yun? 1 pig lang yun. 1 pig? It's 2 pig! Ayun dalawa. 2 pig. 2 pig. Pero masarap. Ang pagbabalot na ito.
Next stop is Tarlac City. Ito yung isa sa mga paborito kong kainan dito sa Tarlac. Kasi kakaiba yung lechon manok nito tsaka yung masarap nilang sisig. Yun yung paborito kong orderin. So malalaman nyo kung saan yun in a while. So nakarating na kami dito sa Victor's. Victor's Tarlac. Pila ba? May pila? Wala. Nandito, ito. Ano nakapila dito? Victor's Tarlac. Kasama natin yung owner ng Victor's ngayon. So, ito kasi yung Victor's. Every time na nagagawi ako sa Kamiling, sa Tarlac, ay may kita point na dumadaan ako dito. Ngayon, first time ko makakausap yung isa sa owner ng ano ng Victor's. Sir, bali, kailan po ba nag-umpisa yung Victor's? Sa 1973 pa yan. Sa father ko nag-start. Opo. Nag-start siya sa Pampanga, sa Dao. Ay, sir, yun po ba yung ano? Yun yung maliit na parang space doon? Opo. Yun yung pinag-umpisahan doon sa Dao. Yun, yun nga. Yung Victor's kasi, pangalan ng father ko yan eh. Mm-hmm. Sir, tapos yung napansin ko yung chicken nyo, kasi syempre kumakain din kami ng chicken sa Manila. Ganyan ginigrill din. Pero yung sa luto po ninyo, parang pag kumain kami doon, parang compared sa Victor's, dinifried siya, pero kung makikita niya po yung luto, is, ano, nagiging crispy yung balat niya. Oh, natural kasi yung luto niyan eh. Sa, yeah. sa litunan kasi, sa natural yung ikot ng manok, okay. Natural yung pagkakasalang nila. Hindi yan, nakamarinate siya. Nakamarinate siya po. Pagka minarinate lang nila ng 2 minutes yan, tapos sasalang na. So, nasa pagluluto din naman sa lechona na. Tapos, sir, kumusta po kayo nung itong panahon ng COVID? Kasi alam na natin, talagang dinadag sa ano po yung mga ginawa ng preparasyon, kumusta po yung naging takbo po nung Victor's? 1 month kaming nakasara nung itong pandemic na to eh. Nagbukas lang kami last April. Eto. So, maraming preparation na ginawa namin tulad ng mga barriers na naglagay kami ng barriers sa mga mesa. Tapos, yun nga, mga protocols na sinusunod namin, yung mga wearing face mask, paglalagay ng mga alcohol, at pagsosocial distancing sa mga tao.
So naka-arrange din yung mga mesa namin na hindi sila pwedeng magkadikit-dikit. Yun ang sinusunod namin ngayon sa ngayon sa pandemic na to. Hindi katulad kasi ng dati, papasok lang yung tao kahit papaano. Kung saan niya gusto mo po. Ngayon kasi sinusupervise natin yung mga tao para hindi sila magkadikit-dikit. Kasi mahirap na. Baka yun ang sinusunod namin dahil yun ang sabi ng ano, yun ang sinasabi sa IET at dito din sa City of Tarlac, yun ang susundin namin. So maraming mga sinusunod na protocols. Yun nga lang, marami din ang expenses na ginagawa namin. So kumusta naman sir yung ano, yung operating hours naman po na lessen? Nabawasan namin, nabawasan yung operating hours namin. So mag-start kami ng 10:30 ng umaga, sasara kami ng 8 o'clock. Hindi tulad dati na magbubukas kami ng 10, magsasara kami ng 10 ng gabi. So mahaba po. Mahaba yung oras na nabawas sa amin. Yun nga, ini-invite po sila kahit na may alam naman nila na pandemic ngayon. So huwag silang matakot na kumain sa Victor's. At least malinis naman po ang sinasarap namin ng pagkain, malinis naman po ang lugar, nadidisinfect naman po yan. Ini-invite po namin lahat ng mga gustong pumunta sa Victor's. Hindi lang po mga taga rito sa Tarlac. Hindi lang po na taga rito sa Tarlac. At mga ibang lugar na din na talagang karating po bisa na pumasal po sa Victor's. Sir, matanong ko lang, may mga branches po ba ang Victor's? Sa ngayon, dalawa ang branches dito. Isa sa Mangkada Tarlac at isa sa Urdaneta. Parehong operating na po ba sila? Operational na. Thank you. Para tumami subscribers sa amin, nakaka-apak pa kami. Thank you. So, apat na kanin, dalawa tayo. Hindi, may darating pa. Tingnan mo yung balat niya, oh. Oh. Grilled siya, pero crispy. Hindi katulad sa ibang ano na... Yeah, wala. Na malambot. Lanta. Ito, crispy. Masasabi mo sa sisig ba? Hindi ako mismo. Iba yung sisig ng Maynila. Sa kontempla niya, no? Actually, may gravy. Masarap din tong gravy nila. May ano. Gawa lang nila itong plate. Ano eh? Gravy din eh. Dinaanan po, si Ulysses nandito pa bumalik.
pagkain. Nilagay po yung pagkain. Kanina kasi may laman to eh. Una taktak din ang mga silalim. Wala naman. Ano yung mga yan? Ayoko na, busog na rin ako. Ano, mananahimik ka na? Hindi pwede, uwi pa tayo. Ayan, lagas. Sarap. Eh, laman na eh, wala na yung balat. Sarap. Eto may sauce sila. Sariling timpla nila to eh. Itong sauce na to eh. Timpla ng Victor's. Eto, sariling timpla ko to. Eto, sariling timpla ng Victor's. Hindi siya Mang Tomas, hindi siya ano. Pero sariling timpla siya, masarap. Actually, siya yung sasawa ng chicken. Tapos yung sisig. Kaya kong umubos sa isang sisig siguro. Kakapakin ko lang. Ikaw, kaya mo ba umubos sa isang ano? Sisig? Habang nandiyan Netflix and chill. Iyan ano, parang yun narienta ko. Yun yung ano, chips mo. Ito ang ganda sa kanila. Yung to make sure yung mga customer nila. Ganyan, inaano nila. Merong interview. Contact tracing. Contact tracing. Yan, tapos inaano yung temperature. Sinasabi ni sir, yung sa protocol, sinusunod nila. Merong thermometer. Meron ding alcohol. May form na sasagutan bago pumasok. Meron ding mga barrier. Barrier. Ginawa nilang preparation.